Hello guys! Musta kayo dyan? Meron ako napanood, shout out dyan sa mga nag-post ng video na kumita sila sa YouTube kahit walang video. Eh, possibly naman din, pero para namang mahirap kasi tuwing kukuha tayo o da-download tayo ng mga pictures or mga videos sa online, minsan kasi nakaka-copyright tayo. So, tayo mga baguhan, iniiwasan natin yung mga copyright tayo. Meron naman din kasi mga ibang video sa YouTube na pwede nating kunin na walang mga copyright. Pero nga, iwas-iwas na lang tayo guys. Kung yung mga ina-upload nila na pwede bang kumita sa YouTube kahit walang video? Ay nako, hindi ako maniwala dyan. Pero maniwala, meron na naniniwala. Pero minsan, ayaw ko yun siyang ipromote kasi tayo nga mga baguhan, minsan may pagkatanga tayo, hindi man lahat, pero naman hindi naman maiiwasan na magkamali tayo sa mga ina-upload natin. Kaya ingat-ingat na lang tayo. Kung mag-post man tayo ng video, mas maganda yung raw, yung mukha natin, yung kahit wala masyadong edit, katulad itong ginagawa ko ngayon, diretso video na ako. Hindi ako masyadong nag-i-edit kasi gusto ko, mukha ko talaga nakikita nyo, kita nyo yun guys. Oh, yan. Kaya nga yan mga sabi na, kumita online kahit walang video. Paano kumita sa YouTube kahit walang video? Yan! Nako! Ingat-ingat kayo guys ha. Ingat-ingat kayo. Baka kayo makapiright. Imbis aim natin na ma-reach the goal, makakuha tayo ng maraming banana o naku pa, baka hindi tayo pasado niyan sa AdSense. Delikado. Kaya mas mainam na kung maggawa tayo ng channel natin sa YouTube, yung mas maganda kung mukha natin yung nakikita doon, walang mga copyright, walang mga music na mga copyright, walang mga video na kahit nga pwede nating i-copyright, pero ay hindi, pwede nating yung may Creative Commons, yung sa filter na pwede nating i-remake, i-re-upload, i-re-edit, kahit nga ganun, pero mas maganda pa rin yung mukha natin yung nakikita ni Lulu YouTube sa ating channel para mas madelay tayong maaprobahan kung mag-apply na tayo for monetization. Ganun lang yun guys. Huwag kayong siging kuha-kuha ng mga copyright siya ng mga videos. Mahirap na magkamali tayo. Tayo pa ang magsisi sa huli. Importante yung raw na video natin, kahit good hindi kagandahan, kahit naman hindi masyadong maganda ang pagka-edit natin, katulad nito sa akin ngayon, ginagawa ko walang edit, diretso upload, wala namang masama doon, kung panoorin nila, okay lang, kung hindi, okay lang din, kahit may isang view ka lang isang araw, okay lang yon. Yan, sana maging lesson learned to sa mga ibang mga baguhan dyan na gustong kumuha ng mga video online. Kaya nga minsan baguhan pa lang, katulad ko, yung baguhan pa lang ako, kumuha ako ng maraming video sa online, mga siguro 6 yung strike ko, napadala sa akin si Lulu ng mga 6 na letter yun sa Gmail ko. Yan, tuloy kuha ako ng mga video, hindi ko alam, hindi pala yung pwede re-upload, ganun yun na tuloy ako copyright strike. Kasi nga, baguhan pa lang, hindi pa masyado alam mo yung mga, nabasa ko man yung rules or regulations, pero hindi naman, makakalimutan mo naman yun pag yung minsan, gusto mong i-upload yun, walang edit, diretso na download, diretso na post, makakalimutan mo yun naman yung mga do's and don'ts doon sa kay Lolo YouTube. Kaya nga, sa sunod guys, kung gusto nyong mag-ano ng mga video, wag na lang yung mga kukunin nyo sa online. Basta advice ko sa inyo, gusto nyong mag-create ng channel,
dapat yung mukha niyo yung nakikita ni Lulu YouTube sa channel niyo, yung raw, yung fresh from the farm na mga mukha niya, para hindi kayo maano, madali kayo maaprubahan, maaprubahan ng AdSense pag nag-apply na kayo for monetization. Mas importante naman 'yun. Yan, kahit ilang ano pa yung gawin niyo diyan, kahit ilang video pa yan diyan, basta mukha nilang makikita ni Lolo, walang problema doon. Kesa yung sige kayong kuha ng mga video online, stop niyo na yan ha. Mas mabuti pa yung ano, maging ano na lang tayo sa channel natin, maging loyal, ganun. Basta kung ano yung content nyo, for example, about all about ganito, one topic, for example, all about cooking, ano lang tayo, consistent lang tayo dun sa topic natin. Huwag tayo siging iba-iba ng topic, kasi kung sige tayong paiba-iba ng topic, malilito naman ang mga viewers natin dyan. Sa pag-click nila sa ano natin, sa account natin, iba na naman ang ano, ang topic. Basta yun lang guys, huwag kayong magmadali na masungkit nyo yung 4,000 hours, kasi mahirap yun. Huwag nyong madaliin na sungkitin yun, kasi posible naman makasungkit agad, pero mas maganda yung paghirapan mo muna para maranasan mo din yung, para maranasan mo ang sarap sa hirap, parang ganun. Yun na nga, magbalik tayo doon. Basta yun lang, importante maging loyal tayo sa topic natin at sa content natin. Basta huwag paiba-iba ha. Basta kung ano na yun ang umpisahan natin na content, yun na yun, para ano, mas maraming viewers, mas maraming subscribers. Ako nag-uumpisa pa lang man ako, kaya hindi ako nag-aim agad na marami ang viewers ko, kasi nga ano nga, baguhan pa lang. Okay lang yun, at least meron akong mga upload araw-araw, kahit hindi man marami, pero pa isa-isa. Basta importante sariling mukha natin na nakikita natin sa ating channel guys. Yun lang ang masasabi ko ngayong araw na to, at sana i-like and subscribe niyo ang aking channel, Norlin's Vlog. Yun lang guys, love you.